What's up mga mananap? Welcome back to my channel. So, magandang araw sa ating lahat mga mahal kong kababayan. So, kumusta kayong lahat? So, for today's vlog mga mahal kong kababayan, ay i-share ko lang sa inyo yung machine na to. Ito yung ginagamit namin dito sa Europe, sa Croatia. So, ang machine na to ay para siyang crane na maliit lang. So, ito lang yung motor niya. Hindi ko alam kasi first time ko nakakita ng ganito. Sa Pinas kasi, ang ginagamit namin doon, malalaking crane. Yung may puste. So, dire, sa Croatia, ay gamay rin siya na crane. So, pwede tayong magpabricate nito. Ito lang, yung tubo. So, bibili tayo ng tubo na ganito. Tapos, sibar. Tapos, ganyan lang. Tapos, yung dadaanan ng release, yung gulong. Dadaanan nito. So, tulak-tulak to siya. So, may karga na siya. May loading na. Itulak mo lang doon siya sa doon pababa para ibaba yung ano doon mga materyales. So, ang kagandahan nito mga mahal kong kababayan ay electric siya. Ito, yung nasaksak na siya sa kuryente. So, susubukan natin. Yan ano. Ah, binunot na pala yung saksakan doon. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So, paano siya ginawa. Yeah. Maraming salamat sa inyo lahat, mga mahal kong kababayan. Mag-ingat po tayo palagi sa pagtatrabaho. God bless po sa ating lahat. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano siya para. A few moments later. So, pwede tayong gagawa sa atin ito, mga mahal kong kababayan. So, bibili lang tayo ng yung mga materialis nito ay mga C-bar, bibili ka ng C-bar na materials kung gusto nyo magpabricate ng ganitong klaseng machine. So bibili mura lang tayo mura. Ng motor. Mura! Yung motor na bibilihin natin. Mura tayo siya! Tapos yung tubo, kailangan natin to, yung pipe. Tapos magpabricate tayo ng ganito. Yan. Yan. Sineshare ko lang to sa inyo, mga mahal kong babayan, para makakuha tayo ng kunting idea. Sa mga kababayan natin sa Pinas na nahirapan sila na sa pagbuhat ng mga materyales paakyat sa baba yung gumagawa ng bahay. So ito may magandang idea tayo na makukuha nito. Pwede tayong gagawa nito sa bahay. Sa atin, bibili lang tayo ng motor na ganyan, no? Sa hardware. Sa hardware tayo bumili ng ganyan. Ito, tubo at saka sibar. Ito yung sibar. Yung dadaanan ng release. Ayan. Ayan. Diyan yung release. Ayan. Madali lang to, asambulin. Wala lang isang oras to pag asimbulin, madali lang siya. Yan yung release, oh, dyan dumadaan yung motor. Tumatakbo yung motor. Tapos yung pampapigat, yan, yung mga lumang yung bubong dati, yung nilalagay namin yung pampapigat. Nilalagay lang namin ng kahoy dito. Yan, nilalagay namin yung kahoy dyan. Apat na piraso para suporta siya, para bibigat, di siya matitikwas, mabulintang. So, ganun lang kadali mga guys, mga mahal kong kababayan. Pwede tayong gagawa nito sa atin. You know? Madali lang gawin to. Bibili ka lang ng tubo. Yan, mga 2 inches yung laki ng tubo. Tsaka yung C-bar. Siguro mga, yan, ganyan kalaki yung C-bar. Oh. Yung ano sukat nito, siguro nasa 10 centimeter yung lapad siguro ng sibar na to. Yan ang kadali, tapos magpabricate tayo ng ganito, ilagay ng basket. Yan, magbilog lang ng ganyan, magbuilding ng flat bar, balok to 10, pwede na. Ilagay ng basket. Yan.
dito ilagay yung halo. Madali lang. Ayan, makakuha tayo ng kunting idea nito, mga mahal kong kababayan. Kung gusto nyong gumawa niya bahay, pwede kayong magpabrikit ng ganito. Bibili lang kayo ng mga materials. So, ito yung mga materials. Yung C-bar na yan, yung haba niyan, siguro nasa 4 meters yung haba ng C-bar na yan. Ito yung C-bar, yung dadaanan ng motor. So dito to sa third floor, doon sa baba. Grabe na, malaking bagay talaga siya, nakakatulong kasi pagbaba ng materials, hindi masyado mahirap. Nabigat, di ka magbubuhat ng mabibigat. Hoy, kaling kaling ganyan niya. So, yun lang mga mahal kong kababayan. So, sinishare ko lang to sa inyo para makakuha tayo ng kunting idea sa pagpapadali ng trabaho para maiwasan natin mabigat. So, kaya ko to sinishare sa inyo. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, so papitik na lang ng subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po, mag-ingat po tayo palagi. So ang kagandahan ng machine na ito, mga kababayan, ano to, electric siya. Yan, isaksak nyo na siya sa kurente. Gagana na yan, naka-electric yung ano nito, gamit nito. Isaksak nyo lang siya sa kurente. Gagana na yan. Yan. Saksak mo sa kurente. Yan yung kagandahan nito, mga kababayan, kasi electric lang siya. Napakasimple lang pero malaking bagay siya. Nakalaking tulong siya. Yan. Yung kable niya, siguro may haba na 50 meters siguro yung haba niyan, yung kable. Yan. Ito yung kable, ito. Yan yung kable, ito. Napakatibay yan. Kaya bumuhat ng 3 tons yan. Yung kable na yan. Laking bagay ito, mga kababayan. Kung gusto nyong bumili nito, mag-search lang kayo sa Google. Yan, i-search nyo lang yung brand na yan, Vita. Yan, pwede kayong bumili nito sa mga malalaking mall, siguro. Sa mga hardware, makakabili kayong ganito. Laking tulong ito, mga kababayan, sa mga construction sa atin, sa Pinas. Para di na masyado mahirapan, magbubuhat ng halo, ito na lang, bibili na lang kayo ng ganito. Now, maybe after 10, begin. Yan, pwede rin parang Cupra style paglifting yan.
Pusing. Salamat sa inyong lahat, mga mahal kong kababayan. Hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. So, papitik na lang ng subscribe. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Mag-ingat po tayo palagi.